for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano po mag-edit ng video sa KineMaster in a simple way. So, kung wala pa po kayo ng apps na ito, yung KineMaster po na ito, is punta lang po kayo sa dito sa Play Store, search for the KineMaster, and then click the download button, and then wait for minutes para po ma-download ang ating KineMaster. So, punta na po tayo doon sa KineMaster application. Kung tapos na po ninyo na-download, ito po, click the KineMaster. Ito po yung mga ano dito, yung mga videos na ginawa ko na po. Tapos ngayon, ituturuan ko na po kayo. Pero yun pong first na gagawin natin is i-click lang po natin itong create new. So we have to press the create new. Tapos po, para po sa ating aspect of ratio is pipiliin po natin itong 16:9 para po sa ating yan po yung pinipili ko. At saka, pagkatapos po natin yung piliin, is we have to press this next. Yan. I-press po natin itong next. Yan. So, ang first po na lalabas ay dito. Black lang po dyan kasi wala pa po. So, ang pag-a-add po ng video is pupunta po tayo sa media or we just click the media. Click po natin yung media. Dito po natin mahanap yung videos na kung saan po natin nilagay. So, for example, dito sa camera, pindutin po natin itong video na to. Yan. Yan po. Pindutin nyo lang po yung video, tapos pagkatapos lalabas na po dyan. And then, kung may idadagdag pa po kayo, pindutin nyo lang po. Example, dito. So, yan, kung wala na, so we have to press this button, X, yan, X, yan. So, ang next ko pong ginagawa is naghahanap po ako ng music. So, kung gusto po natin maglagay ng music, dito po sa audio. So, pindutin po natin itong audio. Tapos po, si KineMaster ay may ibinibigay po na free music para po maiwas po tayo sa copyright. So, meron dito, try natin itong coconut juice. So, marami po po dyan. So, ang pipiliin ko lang po is itong join. Sa paglalagay po ng music is you have to press this plus button. Yan po, itong button po na ito para malagay po yung gusto nyong music. Pindutin lang po yan. Yan. Tapos po, pindutin din itong X. Yan, babalik na. Tapos, ano po, yung trinatry ko po siyang i-play para kung pangit yung ano ng music is iibahin ko na lang po yung music, papalitan yan. Tapos we have to play para makita. Yan. So, para sa akin, okay naman na. So, ito, ang susunod na ginagawa ko is para mas maganda yung music talaga is ina-adjust ko yung volume ng ating video. So, pindutin nyo lang po yung video na in-add nyo. Tapos, pindutin nyo po yung volume. Ito po yung volume. And then, nililess ko po siya ng 0. Yan, 0. Pwede nyo din po, kung gusto nyo pong palakasan nyo po. At saka kung gusto nyo din pong pahinaan, okay, pahinaan nyo po. Yan. So, nasa 0 na po siya. So, yun. Tsaka kung gusto niyo din pong palakasan yung music, pindutin niyo lang po yung music na dinagdag niyo. Pindutin. At saka pagkatapos po, dito po kayo sa button na volume. Pindutin niyo po yan. Gusto ko po ng pinapalakasan ko po talaga yung music ng video. Yun.
ito yung ginagawa ko. So, nilalagay ko siya sa 200 at saka chine-check. Yan, check. Pagkatapos, ipiniplay ko na din para may ano, para i-check ko siya kung okay ba or hindi. Yan, it's better. So, minsan din po, naglalagay din po ako ng mga text. Kung gusto niyo po maglagay ng text or yung mga baka yung mga ka-etchosan, so dito po tayo sa layer. Yan, layer. Pindutin po natin yung layer. Marami po dito yung media, may effects, may sticker, may text, and may handwriting. So para po sa akin, for a simple way, yung ano lang po, yung text lang yung nilalagay. So, pindutin yung text. Yan. Tsaka kung ano yung gusto mong ilagay, so, i-type mo lang sa akin, ito lang. Yung name lang. Yan. Tapos, pindutin yung okay. Tapos, mamumove mo naman siya kung saan mo siya gustong ilagay. Yan. Kung kahit saan, basta sa akin, dito na lang. Yan. Tapos, meron din siyang types of font. Pindutin mo lang ito. Itong button na ito. Pindutin mo lang yan. Yan. May dancing script regular. May dancing script bold. So, ang pinipili ko lang po is yung dancing script bold. Yan po yung nagugustuhan ko eh. Yan. Pindutin at saka press the X. Yan. So, pwede nyo din pong itong palakihin. Yan, ganyan. Tapos, meron din po ditong colors. Kung gusto niya po na magkakulay, hindi lang yung color white. Marami pong colors dito. Pindutin niyo lang po ito. Pindot. Tsaka mamimili po kayo ng iba't ibang color. Diyan, meron diyan. Yan. So, ang gusto kong kulay is ito. Yan, pindutin. Tapos, i-check. O, yan na yung kalabasan. And then, meron, marami pa po siya dito. Yung mga in animation, yung mga para po gumalaw yung text, ganyan, yung marami pa po dito kung gusto niyo po. Pero yung palaging ginagamit ko is yung slide left. Yan po yung ginagamit ko. Check. And then pagkatapos po, kung gusto niyo pong pahabain yung text na ginawa niyo, you have to press the text. Yan, press niyo yan, tapos ganyan, pahabain niyo. Ganyan lang. Ganyan lang po kasi simple akong mag-i-edit. Tsaka kung meron, meron pa po dito, yan, ipi-play po natin, wait. Yan. So, marami pa pong mga icons dito dyan. So, ang ituturo ko lang po sa inyo is yung sample way kung paano ko po ini-edit yung video. So, gusto ko pong lagyan ng tapos ganun. Kung gusto niyo ding pahabain, pindutin niyo lang yung effects. Yan. Katulad niyo. So, kung ayaw niyo din naman, pwede ding ilang yan. Pwede ding kapag ayaw niyo, lagyan ng ano, ng sticker. So, pindutin nyo lang po itong layer. Yan, pindutin natin. At saka pindutin din po natin itong sticker.
So, ang nandito lang po sa akin is yung mga classic sticker. Marami pa pong ibang mga sticker. Ang gagawin nyo lang po, kapag gusto nyo pong lagyan ng mga stickers, so, pindutin nyo lang po itong bahay na yan. Yung parang bahay na yan. Wala kasi po akong wala po kasi akong wifi. So, yung sa akin lang itong classic sticker. So, kung meron ka mang mapili dito sa classic sticker, is pindutin mo. Tapos, mamimili ka na dyan. Maraming iba, may mga iba't ibang stickers naman dito. May emojis, ganyan. Pwede mo din yung pagalawin. For example, ito. Kasi may mga clouds, so pipiliin natin itong clouds. Yan. Parang ganyan. So, mapapalaki nyo pa yan. Yan. So, sa pagpapagalaw niyan, is babalik tayo dito. Pindutin lang natin itong sticker na clouds. Yan. Saka pindutin natin itong nasa gitna. Itong gitna. Itong gitnang bahagi. Pindutin. Tapos, mamimili kayo dyan. Yan. Kung gusto nyo ng ganyan, yung nagbi-blink. May flicker din naman. Yun yung nagbi-blink. Ito, may pulse din. Yan. Yung parang So, so, ito, oh, grabe naman yan. Gusto yung fountain, yan, nag-uulap masyado. Ring, ganyan. May floating din naman. So, yan, pwede na yan. Yung sa akin, okay na yan. Tapos, i-check lang natin. Yan. So, kunting play. Tapos, kung sa akin kasi, marami pa kasi dito yung kailangan kung gusto mo pang pagandahin talaga yung mga yung edit mo is you have to explore. Ang gagawin mo lang is mag-explore ka dito sa KineMaster. Marami naman kasi ditong magaganda. Gaganda talaga yung video mo kung mag-explore ka sa sarili mo dito sa KineMaster. So kapag nag-explore ka, marami kang matutunan, marami kang malalaman. So kaya pala sa ating pag-save ng video is we have to click this to yung icon na to. Ito yung icon na to. Yan, yung icon na yan. So, pindutin natin. Tsaka dito, mamimili ka ng resolution. Maraming mga resolution dyan. Yan. So, sa akin, yung FHD. Yan yung ginagamit ko. Tsaka yung frame rate, marami din dito. Yan. Yung mga present frame rate. Sa akin, itong 30. Tsaka hindi ko pinapalow. Pinapahigh ko siya. Ganun. Tapos, pagkatapos na yan, kung wala nang problema, kung gusto mo na yung talaga lahat ng kabuuan ng video mo, so, all you need to do is you have to click this save as video. So, click natin save as video. Maghihintay tayo ng ilang minuto.